iba poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang buon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po'y muli nagdadasal para sa isa't isa upang ang ating mga petisyon, kahilingan, mga intensyon ay paboran at sagutin ng oo ng ating poong Senyor. Ginugunita din natin ngayon sa misang ito si Santo Tomas de Aquino. Kilala siya bilang makaanghel na doktor, pantas ng mga anghel. Pagdasal natin ang lahat ng mga nagtuturo sa mga Katolikong Universidad at pamantasan sa mga koleyo upang ang mga estudyante sa gabay ni Santo Tomas de Aquino matuto at mabuhay ang mga asal mula sa Ebanghelyo. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makamangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas de Aquino sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa kabanal na karunungan. Ipagkalo mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Ammonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Betsaba, anak ni Eliam at asawa ng Heteyong si Urias.
Ipinakuha niya si Bathsheba, sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay naglihi, kaya't ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kamusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay." Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon na siya natulog sa may tarangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Joab sa lunsod na kanilang kinukubkob at sa gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya itinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lunsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Ang kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan kaming sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan. Marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal. Makasalanan na nang ako'y isilang. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyon nang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa iyo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Papuri sa Diyos Ama,
sapagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay matutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo't lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung papaano. Ang lupang siya'y nagpapasibol at magpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahihitiks sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipapagapas hanggang dapat ng anihin. Sa ano natin iahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad dito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay namumugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral na ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhagang tulad nito, ayon sa makakaya na kanilang pag-unawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang maalagad ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Ngayong Biyernes na mahalaga para sa ating komunidad sa Quiapo, binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Nuestro Padre Jesus Nazareno. Tayo naman, ano ba pinaka buod ng ating salita ng Diyos? Umiwas sa kasalanan, manatiling mabuti. Umiwas sa kasalanan, manatiling mabuti. Umiwas sa kasalanan, nasa unang pagbasa natin yun. Manatiling mabuti o lumago sa kabutihan, yan ang ebanghelyo natin. Umiwas sa kasalanan. Ano ba ang kasalanan sa ating unang pagbasa? Si Haring David. Hari siya. Siyempre bilang hari, nasa palasyo siya. Nasa kanya yung pinakamagandang masyon. Meron siyang mataas na balkonahe. Isang, sapagkat siya'y naglalakad sa kanyang balkonahe at basa. Mula roon, may binabasa ko po ah. Mula roon, may napanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ayun. Nako. Alam na natin kung saan pupunta. Eh, may kapangyarihan siya. Naging interesado siya sa isang babaeng. Pinatawag niya. Nakisiping siya. At nabuntisan niya.
ang babae si Bathsheba. At itong babaeng ito may asawa. Ang pangalan ng asawa niya si Urias, isa sa mga general niya. Alam niyo, yun ang aral ha. Huwag tayong gagawa ng masama. Ang malaking kasalanan ni David, nilabag niyang huwag kang makikiapid. Natukso. May magandang babae. Hari siya. Kukontrahin mo ba ang kagustuhan ng hari? Nagkasala siyang malaki. Ang problema sa kasalanan, di bali kung nagkasala ka, aminin mo na. Ang problema tayo, kung nagkasala, pagtatakpan pa. At yung pagtakip, pagtago, pagpubli, mas malala pa yung pangalawang kasalanan. Mabigat na yun eh. Hindi ba sinira mo ang buhay? Siyempre may pamilya yun eh. Sinira mo, winarak mo, binuwag mo ang pamilya ni Urias at ni Bathsheba. Sinira mo. Ano pang pagtatakpan niya? Ibuntis eh. Ano? Ang naisip ni David, kung ano-anong mga madidilim at maduduming naisip niya, sa huli ay, sige, itong general ko ito, yung labanan, yung marami mga kaaway, doon mo siya ilagay. At paglagay mo dyan, umatras kayo. Solve! Huh? Yan ang pag-iisip ng mga makasalanan. Pagnanasa, pagtakip, at okay. At nagkasala po si David. Pakikiapid at yung pagtakip, mas malala pa, murder, pagpatay ng tao. Ito po ay ngunit mahabagin ng Diyos. Ha? Patatawarin. Hindi po ako nagbibigay ng humiliya kadalasan sa Salmo. Ang Salmo, yung sa Latin, miserere. Salmo 51. Patawarin mo ako, Panginoon, sapagkat nagkasala ako sa inyo. Yan ang komposisyon ni Haring David na nagsisisi sa kanyang malalaking mga kasalanan. Ang aral po, sa madalit sabi, sa unang pagbasa, huwag po tayong magkasala. Mabigat po yan. Pwede ba akong dumako sa Ebanghelyo? Ayon kay San Marcos, manatili tayong mabuti. Hindi lang manatili, lumago, umunlad sa kabutihan. Yung mga tapat, yan ang mga kasalanan ng mga matataas na tao eh. Yung mga ordinaryo, paya, tumalima tayo. At unti-unti tayo. Yung una eh, kwento ng mga matataas na tao, mula sa isang maliit na butil ng mustasa, yung hindi pinapansin, yung kinaliligtaan, binabaliwala. At may proseso ito, yung pagtatanim, tapos mahabang mga dekada, isang tapos uusbong, lalago, lalaki, mamumunga, magkakaroon ng mga dahon. Ngunit sa dulo, yung pinakamaliit na buto, butil, binhi, napakalaking puno na matibay. Ha? Hindi matitinag ang itong punong ito kahit ano bang bagyo. At
yung mga dahon, berde, luntian. Ang mga prutas, ang tatamis sa ganang ani. At yung mga ibon na napapagod na sa kakalipad, nakita itong puno nito, magpapahinga. Yan ang magandang larawan ng kabutihan. May mga ang kasiyahan ng taong mabuti, natutulungan niya yung maraming tao. At makikita mo na gumanda, umangat, napaahon ang buhay nila dahil sa kabutihan mo. Yan ang ikalulugod ng Panginoon. Bumili tayo. Yan, magpakasarap ka. Piliin mo yung bawal. Hahatiin mo ang puso ng Diyos. Hahatiin mo. Paiiyakin mo. Paluluhain mo ang Diyos na mabait sa iyo. Oh, ang ikangingiti niya, ikatutuwa niya, ikalulugod niya. Kakaibang pag-ibig ito. Malalim kang magmahal. Sige na po, ha? Paano? Anong aral? Umiwas sa kasalanan, lumago sa kabutihan. Sa tulong ni Maria, ni San Jose, may santo pala ngayon, Santo Tomas de Aquino. Nako, napakatalino niya. Yung turo ng simbahan, ipasa natin sa mga kabataan upang lumago sila bilang mabubuting Kristiyano. Guwapo, umiwas tayo sa masama at gumawa ng kabutihan alang-alang sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang kanyang presensya sa ating buhay. Tugon po natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, nawa hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang ating Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay si Kristo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapay-alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno,
alak at hinapay sa tangan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ang pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, buong may kapal. Banal ang iyong pangalan. Banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalagad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang balagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ay handog para sa inyo. Hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mapumanaw. Pagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagdapatin kaming lahat ng makasal sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, Nuestra Señora de la Buena Hora, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, Santo Tomas de Aquino, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwang sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumainyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus, Nazareno, salamat po
sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Buong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Buong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko't dasal, sanay pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Oong Jesus Nazareno, salamat po, ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay pupurihin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas ng iyong paglingap na maasahan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin may mga karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung kinarito pa sa digdig, maraming gumaling dahil sa pag-andanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kay lalulahati na dyan sa langit, nananalig kami ngayong pamamagitan ay lubang magaling. Ialay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing, at sa tulong po ninyo ay makaming takagalingan ang aming kaluluwa at katawan, pakundahan sa mahirap at sakit na inyong Panginoong Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa.
Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasba sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan yung angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangal sa binyag na ikaw ni ibig at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Cristo. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong ginamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.